Hello po, good morning sa ating mga manonood. Kung saan nakakaabot itong aking video. Maraming salamat sa panonood. Pa-subscribe na rin po at saka pa-like, pa-comment para magkaroon tayo ng interaction. So, bali dito sa video ko na to, yung pinakauna kong vlog regarding dito sa pag-aalaga ng manok, yung mga paitlugin, yung mga tinatawag na organic egg, yung brown egg. So, nag-decide ako na mag-alaga, kumbaga mag-raise lang muna pansamantala ng dalawang pares o isang pares lang ng ganitong uri ng manok. Bali, hindi ko alam kung talagang wala akong experience regarding dito sa pag-aalaga. Bali, gusto ko lang talagang tawag nito, pag-aralan. Kasi, syempre, pagdating ng time, medyo hindi na ako makapagtrabaho ng physically. So, mayroong alternative na pwedeng mapagkuhanan. So, bali, ito yung napoprospect ko na breed. Kung pinagpipilian ko kung Rhode Island Red or Dekalb Brown yung aalagaan. So, based dun sa na-research ko na mas maganda raw na sabi nila na Dekalb Brown yung aalagaan sa mga beginner kumpara daw dun sa Rhode Island Red, kasi daw parang medyo malaki, siyempre makonsumo sa patuka, unlike dun sa Dekalb Brown. So kaya yung nakuha namin, bali lalaki na Dekalb Brown tsaka yung babae rin na Dekalb Brown, dalawang pares lang para fertilized egg yung kalabasan, hindi yung laying mas lang yung magpapaitlog sa kanya. Talagang pwede siyang mapisa. Kasi kinuha ko, ayan pala si Sir Richard Barion, yan yung pinagkuhan ako, itong naka-short. Ito namang isa, bali kasama ko sa trabaho yan, sumama lang sa akin. Nagpasama lang ako kasi para hindi boring sa biyahe. Bali taga ano to taga Batangas. Along Batangas lang ta. Bali dito sa may papunta ng Bicol, San Pablo. Bali, dyan pa kami kumuha. Galing ako ng malapit dito sa Calamba. So, almost an hour yung biyahe pag nakamotor. So, ayan nga. Bali, pinapak na namin. Inalagay sa karton na may mga butas-butas. Bali, mga ka-agri, talagang walang-wala talaga akong kaalam-alam dito. Bali, talagang gusto ko lang talagang pag-aralan. Simula dito sa dalawang pares na to. So bali, kung sana may makapanood ng video ko, humihingi ako ng konting comment or suggestion na kung saan kumbaga may para magkaroon din ako ng kaalaman regarding dito, kasi sa mga lalo sa mga marurunong mga magko-comment ngayon sa video na to, doon ako kukuha ng kumbaga idea kung paano yung pagpapalaki ng mga ganitong uri ng manok. Bali, naghingi naman ako ng tips dito sa may-ari. Sa kanyang, nakakuha na naman ako. Pero mas maigi pa daw yung, sabi nga, learn from your experience. So, ang kinuha ko muna, yung talagang hindi naalagain. Nag-umpisa ako dito sa dalawang pares. Pwede naman daw mag-alaga ng, yung, ang tawag nito, yung weeks. 2 weeks, mga something. Yan, 2 weeks old. Kaso ang problema ko, hindi ako marunong mag-alaga ng sisiw pa. Mag-alagain daw talaga yun. Kaya mas minabuti ko na tawag nito. Mag-decide na lang dito sa ano, kasi bibigyan ko lang siguro ng patuka. Iiwanan kasi may trabaho din naman ako. Tawag nito, nangungumpanya din naman ako. Bali, hindi ko siya matututukan. So, luckily, ang pagpapakain pala nito, bali, 2 beses lang, sabi niya. O, sabi ko, sakto lang pala kasi, kunwari, 6 to 6 ang pasok ko. Papakainin ko na ng bago mag-6. And then, pag uwi ko naman, mga after 6 p.m., kunwari, 6,
doon ko naman siya pakakainin. So ito na nga, bali yan, nakamotor lang kami niyan para mabilis tsaka tipid din, dalawa lang naman eh. Tsaka motorista talaga tong si ano, si Kagri, Kagri Chicks Vlog. Ayan, member din ng mga club. Ayan, bumili na nga ako ng net, bali nasa 13 ano ata ito, 13 meters kasi yung paglalagyan ko dito, ano siya, bali hindi naman talaga siya bukid, sa subdivision ako, kaya hindi pwedeng mag-alaga ng marami. So ang akin lang eh, dito ko lang paalagaan talaga. Ayan, tumawad pa nga ako dyan. Kung makakatawa, eto, nakauwi na nga. Ayan, lagay ko lang sa motor, walang mga ano. So, bumili na rin ako ng yung inuman, yung tubigan, tsaka yung tawag nito, yung vitamins na sinabi nila, na sinabi nung may-ari, pinagbilang ko, na ang tawag, anong brand ba to? Yung vitamin A, ano ba ito? Bitmin, mga ganyan. You know, yung kulay pink. So, bali, yun daw ang kailangan ilagay sa, ano, sa inumin para, ano, still na, kumbaga, masigla. Parang, sa tao din, vitamins din. Pandagdag protection. So, ayan na nga yung dalawa. Bali, ayan, yung area na to. Bali, yung lupa ko kasi dito, ano siya, end lot. Kaya may bakante akong lote. Ngayon, hindi naman ganun kahigpit. Kaya na, ano, kapag alaga ako ng ganito. Normally, sa mga subdivision, bawal to. Yung mga poultry, kasi yung ipot daw, lalangawin, pupunta sa kabilang bahay, ganyan, ganyan. May masisilan tayo mga kapitbahay. So, ito dito sa amin, hindi naman ganun nakahigpit dati. Nahigpit ngayon, hindi na ganun kahigpit. Kasi may mga panabungan dito yung mga kapitbahay kong nag-aalaga. So, pagka pinagbawal naman, itatanggalin ko naman eh. So, dito lang talaga ako magsisimula. Kasi may nabili naman kami na lupa dun sa probinsya. Bali, doon ko to ipaparamihin talaga. So, ang bala ko dito, pag nangitlog to, ano siya, tawag yung papipisain. Papipisain ko, yun na magsisimulang paramihin. Para, nang sa ganun, matututunan ko siya kung paano alagaan yung mga sisiyo. From sisiyo naman hanggang din sa paglaki. Hanggang sa mangitlog. So, ganun. Cycle lang. Cycle. Yung magiging learning. Learning ko regarding dito sa raising chicken. So, ayun na nga. Ayun. Ilagyan ko muna siya pansamantala na ano. Na kulungan para hindi lumabas dun sa labas sa may kalsada na. Kasi medyo maligalig din eh. Nasanay kasi sila sa ano. Nasanay sila sa yung pinagkuhanan ko, medyo malawak yung ano, yung na sa surroundings na environment. Kaya para bagang ano, free range chicken din, pero hindi naman ganun kalaki. Pero ano sila, malaya silang naglalakad-lakad. Kaya ginawa ko ganyan din. So bala ko niyan, medyo palitin ng konti kasi wala na akong madaanan dito. Pag magdidilig ako ng halaman dun sa labas. Or, yung may alaga din kasi akong aso, hindi siya makakapasok dito sa may parting kitchen. Kasi nandito sa kabila yung kitchen ko. Yung sa harap, nandun yung gate. So, ayan nga. Medyo naninibago. Ayan, umiinom yung babaeng Decal Brown. Sabi nila, sabi nung may-ari na pinagbilhan ko, ano na daw to eh? 7 months? Yan. 7 months. Sabi niya, nangingitlog na daw to. Nang halos isang buwan daw ata eh. Sabi niya, kung di ako nagkakamali, 7 months nga ito, 8 months. Bali, nangingitlog na daw siya. Natuwa naman ako kasi maganda na, nangingitlog na. Di ko lang alam kung brown ba or o malaki ba o maliit o something ganyan. Pero sabi niya nangingitlog na daw, malalaman. Kaya sabi niya mamaya baka daw mangitlog or kasi ano pa lang ngayon eh, umaga, 10 a.m. ata yan. So baka daw mangitlog ngayong ano, ngayong hapon, parang ganun. So antabayan ko na lang kung mangingitlog nga. So ay, never mind na lang yung, ayan,
Yan yung si Kagri Chicks. So, ayan. Yung ano niya. Itong isa, parang napapansin ko, itong lalaki. Parang, ano siya, talo ng babae. Bakit kaya? Di ko alam kung bakit. Bakit niya yun? Tinutuka niya eh. Pagkatapos yung tuka eh, tumatakbo itong lalaki. So, hindi ko ngayon maintindihan kung bakit. Eh, paano pag magbababa siya? Baka ayaw. Kasi parang superior tong babae. Yun lang napansin ko sa nature nung dalawang to. O, bali po, ayan. Yun yung aking, ano, yung bakanting lote. Bali, yun sa gitna nga yun, abukado yan eh. Ayan, sobrang Laguna. Mutit, hindi pa nga naireklamo ng mga kapitbahay. Yun, yung sinimulan ko na nga yung parang gagawa ko ng ano, parang kulungan, bali siguro mga 1 meter by 4, parang ganun pahaba. Para lang magkaroon din ako ng daanan din sa may gilid. Saka yung alaga kong aso. Bali yan nga, bali ang ginawa ko, nakakuha ko ng mga bambu. Dito sa mga pinagtabasan sa kapitbahay ko, pare, ano lang yan, parang tapon lang yan. Kaya hindi ako gumastos. Bali, yan yung ginawa ko, na isip ko na why not gamitin. Okay pa naman yung mga bamboo. Kaya sabi ko, swerte ko at makakalibre ako sa materialis. Doon lang yan sa kabila. So, bali, yan, kinaumagahan na nga yan. Pinagkaabalan ko kasi parang Linggo to eh, walang pasok. So, ayan. Sinisimula, nagpapakit pa. ayan. Walang mapagkaanoan, makapagkaabalan. Kaya, siyempre, kapag ginusto mo naman, parang masigla ka, ganado ba? Ayan na nga. So, bali, parang ang sukat niya nga, 1 meter or lampas na konti. Bye. Siguro 1, 2, 3, 4 by, siguro by 6 maga siguro ganyan by 8 1 by 8 1 by 6 kasi pahaba siya eh. Bali ayan sinisimulan ko nang sukatin yung net kung kasya ba o hindi, pero based naman dun sa sukat kasi 1 by 8 so 1 times 8 kunwari 8 eh kung square meter di mga 16 lang yan, 16, 18, 19 mga ganyan kasi times eh multiply mo yung 4 na kanto square meter kung hindi ako nagkakamali. So bali yan, so kumbaga kasya naman yung ano, kasya naman yung net, ay hindi mga 1 by 6 nga ito, siguro 1 by 5 mga ganyan kasi kung 13 meters yung net na nabili ko, di kung 12, 6 1 by 5, 1 by 6. Mga ganun. So, ayan. Nagsisimulan ko na nga ano yan eh. Ilatag. Para makita ko rin kung gaano ka taas yung pwede kong batakin dun sa net para makikita ko kung ano, kung ilang feet ba talaga yung kaya ng net na to. Kasi kung ganyan, di at least kung sakaling magtatayo ako ng ano, ganyang sukat na yung bibilin ko. Pero kung hindi kakasya, hindi ko kukunin yung mga ganong ano, width. Kasi kung mababa, baka mamaya lumipad. Hindi ko rin naman sayang. Bagay, hindi ko ma-monitor yung mga manok. Mamaya lumipad lahat. Kasi napapansin ko itong babae, parang maano siya, akala ko naman hindi marunong lumipad. Nalipad din pala. Parang, pero hindi naman kapares ng native na talagang ano, magaan ng katawan. Itong mga to, medyo bigat ng kaunti. Pero nakita ko, maano lumipad yung babae. So, ayan. Yung nga pala, Eric speaking of pangangatawan ng manok, sabi ni Sir ano, ni Sir Richard Barion na kailangan daw, kung sabi niya, yung tip niya sa akin, dapat daw hindi masyadong patabain yung babae kasi isa daw sa mga factor is
ano, nakaka-affect siya doon sa pag-produce ng egg nung babae. Kung masyado daw siya mataba. Kaya dapat panatilihin yung tamang ano lang. Ayun nga. Ayun nga, nung time na ilagay ko na, nakita ko yung itlog. Nang itlog lang doon sa may do, sa lupa, sa mga konting buhanginan. Buti hindi nabasag. Ayun. Ayun mga ka-agri o. Oh. Makikita nyo, ano siya, maliit. Yan yung itlog niya. Maliit. Normal ba itong ganyang itlog na maliit? Bali yun yung pinakaano niya, una niyang, ayan. Pinakauna niyang itlog. Bali, hindi na ako naglagay ng ano, gawa nung may lilim naman ng abukado. Siguro naman hindi taginit naman ngayon, buwan ng March. Ayan. Hindi naman siguro uulan para sipunin. Kaya hindi ko man nilagyan ng bubong. Bali ano lang, yung harang lang para kung sakaling lumipad, may net, hindi sila makakalipad. Ayan. Yung net na yan, libre din yan. Binigay lang din na kapitbahay ko. Eh sabi ko, mag-aalaga ako ng manok. Ayan, tawag nito. Ano yung mga kapitbahay ko, supportive. Wow. Ayan yung aso ko. Parang timang. Nagsiselos doon sa pagpapamper ko doon sa ano sa manok. Gusto rin niyang para bagang ano. Eh nagsiselos nga parang kunwari naka-ano yung focus ko doon, attention. Dali. Nag-aano din siya, ayan, tinatahulan niya pa. Nagsiselos nga siya. Mga hayop din talaga ay may ano. May tawag nito. May isip din. Kahit pa paano. Talagang kung saan ako pupunta. Kung saan ako pupunta, oh, papasok ako. Talagang, para ayaw niya akong papasokin doon sa loob. Gusto niya yung, siya yung pinapamper ko. Oh. Ang kulit eh. Ayan ang aso ko niyan, ano, si Inujin. During ano yan, sinilang during pandemic. Bali, four years na din ang aso niyan, ang edad niyan. Bali, wala pang anak, babae yan. Ayan nga, gawa nung ano, nag-isip ako na what if gumawa ako ng ano niya, itlugan. Kasi nakita ko nga na nangitlog doon sa lupa. Eh baka mabasag, sayang din. Paano ako makakapag ano niya, incubate nung itlog magpa. Kung puro basag yung aking ano, magiging itlog. Ayan, nagagawa ko ng ano, yung napapansin ko lang sa mga sa probinsya na ganyan yung ano, style ng paggagawa ng ano, ng paitlugan. So, DIY nga uli. Ayan, itinas ko ng konti yung inuman kasi nakita ko rin, napansin ko, panay ano, panay lupa, may mga buhangin yung kanilang ano, yung inuman na yan, yung pinag-iinuman nila. Ikaw anong naalikabukan ngayon, siyempre siguro pag mamaya bulatihin. Ngayon, tinaas ko. Ayun na nga yung ano, yung itlugan niya. Nilagyan ko pa ng, yeah, parang lang yan, parang gumawa ako ng cone, hinati ko yung bamboo, nilagyan ko ng parang net, yung kapirasong net, para malambot naman yung pag nag, ano siya, nag-iitlog yung babae. So, yun lang po. Salamat ulit sa mga hanggang sa mga nakapagtapos ng video ko. Maraming salamat. Please comment. Comment na lang po. O mas maganda, mag-subscribe din po kayo para tulong yan din sa akin. So, sa muli po, salamat. Abangan na lang po natin kung magiging effective kung doon siya magiging itlog sa ginawa kong ayan, pugad.